Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chine2 ng buhay mo. Ikaw ba ay isang OFW at nakarehistro ka sa TECO Taiwan? Kailangan mong malaman to. So for today video ay i-share ko sa inyo kung saan ka kukuha ng Comelec Certificate once na nakarehistro ka sa TECO Taiwan, Taiwan. Lalong-lalo na ngayon kasi, 'di ba, hindi na sila nag-i-issue ng ano ng voter's ID. Kailangan mo talagang kumuha ng ano Comelec Certificate. Kung gusto niyo malaman, just keep on watching. Bakit nga ba ako nakarehistro sa Taiwan? TECO Taiwan, Taiwan, hindi sa Pilipinas. After ko kasi mag-graduate hanggang sa nag-work ako dito sa Pilipinas, hindi talaga ako nagboto hanggang sa naisipan ko mag-apply as OFW sa Taiwan. Ayun, natanggap naman ako tapos requirements nga ng ano ng voter's ID. Pero sabi ko nga hindi pa po ako nagboboto kahit isang beses. Ngayon pinakuha lang ako ng ano ng Certificate of Non-Voters. Ito po, pinakuha lang ako sa Intramuros. Ano siya? Certificate of Non-Availability of Registration Record. Kasi kasama to sa requirements kapag mag-a-apply ka abroad. So yun na nga, nakarating na ako ng Taiwan. Sakto, pagdating ko ng Taiwan, ano, open sila for ano, for registration para sa mga voters, ganun. Kasi sakto magbobotohan noon. Buti na lang, yinaya ako nung kasamahan ko si Ate Joy. Hi, Ate Joy! Ayaw ko pa nga nun, ano lang, inano lang ako na Ate Joy na, ano, mag-resto ka na, ganun-ganun. Buti na lang. Thanks, thank you, Ate Joy, dahil nakarehistro ako. Ayun, nakarehistro ako. Kaya dun ako sa, ano, sa TECO Taiwan, Taiwan, nakarehistro. Kapag nakarehistro ka sa Taiwan, TECO Taiwan, kukuha ka ng Comelec Certificate sa OFUB. Ano ba ang OFUB? Ang OFUB ay Office for Overseas Voting Philippines. Meron po silang FB page. Ito po. Yan po yung ano, FB page nila. Kung gusto nyo mag-inquire or mag-book, message nyo lang post sila. Ano sila? Nag-a-update naman, ano? Nagre-reply sila agad-agad. Saan ba matatagpuan ang OFUB? Nasa Intramuros po siya. Ito, ipakita ko yung video nung pumunta ako. Guys, welcome to Intramuros. Intramuros 8. Intramuros. Paano ba pumunta sa Intramuros? Ito, based lang naman sa experience ko na pumunta ako doon. Kapag ano, kapag around Manila kayo, sumakay kayo ng LRT. Kahit anong LRT, tapos baba kayo ng Central. Tapos, pagbaba nyo ng Central, syempre, e-exit kayo. Labas kayo ng LRT station. Tumawid lang po kayo ng underpass, tapos yun na. Yun na yung lalabasan nyo. Pagdating nyo ng Intramuros sa may gate, pwede kayong maglakad or sumakay. Kasi po, napakalawak po ng Intramuros. At yung papuntang OFUB ay sa may gitna pa. Pero ako, nilakad ko lang kasi alam ko naman yung papunta. Or pwede kayong magtanong-tanong doon kasi ano, may marami namang guard doon eh. Pwede nyo mapagtanungan kung saan yung papunta or saan yung way. Kasi, pwede nyo lakarin. Sayang lang kung magsasakay pa kayo. Baka mapamahal pa. Sa loob ng Intramuros, ang pupuntahan nyo po ay yung Palacio del Gobernador. Palacio del Gobernador. Kapag magtatanong kayo sa guard, sabihin nyo, Kuya, saan po yung ano, yung Palacio del Gobernador? Ito po, papakita ko po yung ano, nung pumunta ako. Ito yung video.
natin gobernador. Ayan. Sa loob ng Palacio del Gobernador, sa may first floor lang po 'yun, sa may kanan. Pagpasok niyo ng Palacio del Gobernador sa may kanan po, 'yun po doon po yung OFU. Or pwede kayong magtanong doon mismo sa guard ng Palacio del Gobernador, tuturuan niya kayo. Guys, nakuha ko na yung aking certificate of Hindi na ako nag-video sa loob kasi napakatahimik. Nahiya ako mag-video at baka mamaya hindi pala pwedeng mag-video. Ipakita ko sa inyo yung sample yung nakuha ko. Bali, dalawang copy siya. Katunayan na nagparehistro ka talaga dun sa TECO Kaohsiung Taiwan. Ang nakalagay dito is yung registration date kung kailan ka nagparehistro. Tapos, information, yung address mo sa Taiwan, ganun. Yun. Bali, voter's registration record. Tapos, ang isa is yung certificate. Ayun, yung certificate na meron kang record na nagboto ka. Guys, kapag gusto nyo palang gumala dun sa loob ng Intramuros, kasi syempre, malaking gusto nyo umikot-ikot. Merong kabayo na pwede nyo rentahan, na iikot-ikot kayo. Yung parang kampanahon na kabayo. Pakita ko yung video. Di ko lang alam kung magkano, kasi hindi naman ako pumunta doon para gumala. Napunta na ako sa Intramuros kapag may kukunin akong documents. Di ko alam kung magkano per hour. Yung bayad pala sa certificate is 100 pesos. Pero kung dalawang copy ang kukunin mo, syempre times 2, 200. Pero pwede naman isa lang kuhanin mo tapos ipa-xerox mo na lang na colored para meron kang copy. Sa tabi pala ng Palacio del Gobernador, merong malaking simbahan. Di ko lang alam kung anong pangalan ng simbahan na yun. Kasi nung high school tapos nagtuturo yung teacher namin, parang absent na naman ata ako. O may malaking simbahan, ito ipakita ko. Tapos kapag nagutom kayo sa tabi ng Palacio del Gobernador, meron doong kainan, mura lang, yung parang lutong bahay. Kapag bigla kayo nagutom at gusto nyo kumain, punta lang kayo doon. Murang-mura. Yung kalenderya, murang-mura. Pakita ko yung video ito. So, yun na yung video guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. At kung may suggestion din kayo, comment lang din kayo sa baba. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!